Samuel Ulas of Baguio City. Welcome back to my channel. Anyway guys, my video for tonight is about my small business na apektado sa ating kinakaharap na problema ngayon sa mundo. Nagsara yung season road, kaya wala, hindi na ako nagbibinta, kaya ang kita ni Sam is nga. Pero kahit pa paano, meron naman din akong sinasahod. Pero alam mo naman sa sitwasyon natin, iskeleta lang ating schedule, kaya hindi rin ako kumpleto ang ating araw, kaya kahit paano meron din tayong kita pero hindi gaano kalaki. So anyway guys, baka magustuhan niyo lang po, ipapakita ko lang sa inyo ang aking business na gawa sa kamay. Amazing. Mga kapitbahay at saka yung aking mother, siya din gumawa. Na iyan ang product ng Baguio City. Wow! Ito po yung may tatlong klase tayong rugs, ang tinatawag natin ito. Ito, foot rug. Yan, ito yung foot rug. Tapos, doormat. Yan, doormat. At saka, ito yung runner. Wow! Yan ang runner. Itong klase guys, itong klase, ang ginamit na materials dito is tela. Itong tela na to, ginupit, tapos ginawa nitong basahan. Ang pinakamaganda dito guys, itong nylon nya, ito. Ito po ang pinakamatibay sa lahat. Hindi sa madaling maputol, hindi sa madaling matastas. At saka meron siyang pundasyon, ito yung pinakapundasyon nya, ito, yung siniglot dito, yan. Binuhol yan dito para na hindi sa madaling matastas ito, hindi magsikalasan. Maibibigay ko lang sa inyong guarantee nito guys is 1 year. Kasi nasubukan talaga namin na 1 year namin ito nagagamit. Ito, i-demo ko lang po sa inyo kung paano gamitin. At saka meron din tayong pangalawang tela na ginamit is ito, yung mohair. Ang mohair ay maganda din sa kahit saan nyo po sa pwedeng gamitin. Pwede. Ito na guys. Itong foot rug, ito. Kung mapapansin nyo lang po. Saglit lang po. Okay guys, itong foot rug guys, hindi lang po sa ito, gamit nito is halimbawa dito. Ayan. Diyan sa may side. Di ba maganda? Diyan. Hindi lang po yan pang foot rug, kundi pwede din sa dito. Para makita nyo lang po dito. Pwede nyo ilagay sa mesa. Tapos lagyan nyo ng base sa gitna. Para maganda yung pinaka ano niya. Halimbawa mayroon kayong ganitong lamesa. Tapos gusto nyo po lagyan ng foot rug. Kahit itong foot rug. Hindi naman sa halatanong foot rug eh. Tapos, wow! Lagyan nyo din. Yun. Ang ganda ganda. Amazing! At hindi lang yan guys. Oh, tingnan yung pusa namin. Tinulugan yung foot rug. Ganyan. Ito. Ito. Ganyan, kung meron kayong mga ganito, tapos gusto nyo lagyan ng ito para na yung alikabok hindi sa maipasok dito. At saka dito lang sa muna nilalagay yung alikabok. Yun, maganda siya. At saka ang pinakamaganda dyan guys, hindi sa madaling masira. Kahit ang paglaban nito, kahit ilagay mo sa washing machine, diretso lang po sa washing machine, hindi yan magsisikalasan, hindi siya magsisitastasan kasi napakatibay po niyan. Tsaka tignan nyo rin po sa may kahit saan po yan nyo ilagay, kung as long na magkasya lang po ito, pwedeng pwede, walang problema po. Ito namang itong foot rug, kung mapapansin nyo lang po, marami din pwedeng gamitan itong doormat. Yan, pwede nyo po ilagay yan sa ito, gaya din yan. Ayan. Kung napapansin nyo yan, at saka mas maganda din po yan kahit dito din sa may lamesa. Yan. Parang ganyan din. Yan, lagyan nyo yung base or di kayo parang para na, alimbawa kung gusto nyo rin mag hindi sa madaling masira yung lamesa nyo o kung kahoy man yung yan. Okay.
Ang pinaka-last natin guys is yung runner. Kung napapansin niyo po ito, itong upuan na to, runner po yan. Ito, pwede niyo ilagay dyan, runner. Tsaka ito, yan. Yan, runner. At saka itong runner guys, ito, maraming purpose po ito. Hindi lang po ito basahan, kundi pwede rin po sa Cleopatra kasi maraming bumibili, nilalagay nila sa Cleopatra. Sa may upuan ng jeep, pwede rin po sa may upuan ng jeep. Lahat po as long na magkasya lang din po sa ano, ganyan, pwede rin yung ilagay dyan. Yan. Sa lamesa, gawing runner, di ba? Kung mapapansin nyo. Maganda sa tignan pag ano. Sa ibabaw, sa lamesa, tsaka sa ibabaw ng ref, dito po. Ito po. Yan, sa ibabaw ng ref, pwede rin siya. Para na yung alikabok, hindi siya mag-direct dito. Para dito lang po sa ano. Tsaka yung doormat din. Yan, dito. Ginagay na lang namin dyan. Tignan mo kaya, hindi sa maapektuhan yung ano, yung sa pinaka-ref mismo. Hindi sa maalikabok, dito lang po sa may ano, tela. Kaya yan po yung pinakagandahan sa basahan natin. Tsaka sa may, basta marami bumibili din ito. Tapos, ang pinaka-ano dyan, yung kung gusto nyo rin po pag ilapag dito sa higaan, sa may ano, sa may sahig, para pagising nyo, hindi, kung ayaw nyo malamigan yung pinaka-paa nyo, yun, pwede nyo po ilagay dun para na safe yung ano nyo na hindi mapasukan agad ng lamig pag galing nyo sa ano. Marami mo bibili niyan kahit saan po nila, ano, as long na magkasya lang po ito, pwedeng pwede. Kaya sa gustong bumili guys, ilalagay ko lang po yung FB name ko sa ano, sa may description, pwede na po akong i-message para doon natin i-settle kung just in case na magustuhan nyo. Sa susunod guys, ipakita ko sa inyo kung paano gawin yung basahan para malaman nyo na hindi rin basta-basta pero ang presyo niya is hindi naman kamahalan. Kaya sa susunod guys, maraming maraming salamat po. Magandang gabi.